So ito, unboxing tayo at saka installation ng built-in bipod sa Woodstock. Actually, design to talaga sa mga rails. Pero ano siya, ikakabit natin siya sa Woodstock. Ito, nabibili ito sa online shopping. Hindi ko lang alam yung link. Hindi ko na makita ulit. Pero tsambahan, makikita niya yan. Bipod lang. So, ang laman ng bipod, ganyan. Ay ng box at saka isang Allen. May Allen siya. So, maganda yung packaging niya. Una, ang kailangan natin, wood screw, gypsum screw, yan. Apat na piraso. Sa akin, gumagamit ako ng power tools. Yan. Pwede naman siguro mano-mano. At saka, pero mahirap. Ito, yan. At saka syempre, yung kakabitan natin, unit. Yan. As far as possible, ito ay naka 90 degrees, pantay, hanggat maaari. 90 degrees. Yan. Pero kahit naman hindi 90 degrees, pwede pa rin yan. Basta hindi mo silang masyadong nakabilog siguro or naka-slant. Kasi hindi maganda yung kanyang magiging tayo. Yan. At saka metro. Yan. So, umpisa na natin. Actually, na-unbox na natin. Kaya wala nang unboxing. Focus natin sa subject. Una, ang gawin natin ay sukatin natin yung Woodstock. Actually, ito nasukat ko na. Pwedeng rektahin nyo na i-rekta nyo na ito sa kahoy. Pwede rin yung butasan muna para hindi pumutok. Ito, in this case, malambot lang yung kahoy. At sa, pero makunat. Kaya kahit i-rekta mo, hindi siya puputok. Hindi siya bibitak. So, ayan. Sukatin mo muna yung dulo. Para pantay. Ayan. In this case, 3.5 inches. Dapat sa kabila, 3.5 inches din. 3.5 inches. Ayan. So far, okay naman. Nagkapantay naman. Ayan. So, pag nasukat mo na, tanggalin mo na yung hindi kailangan. Ito kasi may kasama ng nut and bolt para sa rail. So, ako, tatanggalin na natin kasi hindi naman natin siya kailangan. Tapos, so, ayan. Okay na. Dahil nasukatan na natin yon, ikakabit na lang natin. Ayan. So, ganyan lang siya. Mas madali pag gumagamit kayo ng power tools. Huwag nyo muna siyang higpitan agad-agad. Dapat nagagalaw. Tapos, gawin na doon yung isa. Just na sa'yo, huwag mo muna masyadong higpitan. Bakit? Tabila naman. Ito, tapos natin gamitin panukat. Gamitin naman natin ngayon pangkalang. Dito sa may receiver ko siya ikakalang. Yeah. Stable naman. Okay. Tapos, syempre, tatanggalin ulit natin itong hindi kinakailangan bolt and nut. Yeah. Bolt and nut. Tanggal ulit. Ito, may butas na maliit. Madali ko na lang mailagay. Just the same, huwag nyo muna ng higpitan. Gaya ng tabila. Kasi, kaya hindi ko pa naipitan yan. Sisilipin natin kung magpapantay.
Masisilip mo dyan. Yan siya. Kasi kung kabingi yan, ano yan, pwede mo pang i-adjust. Gagalawin mo lang ito. Malalaman mo kung kabingi dito sa linya nito. Hindi sila magtatapat. In this case, tapat naman sila. Hope nakikita mo. Tapat natin ng maigi, pati yung mga ano niya, buko niya. Yung shadow, kita nyo yung shadow. Tapat naman. Isang pila, tapos natin. Kita nyo yung shadow. Tapat mo. Yung shadow nung nito, nakatapat dito. Okay. So far, okay naman. Verify natin visually. Kasi mahirap sa video. So far, okay naman. Katapat. So pag nagkapat-tapat na, pwede na nating higitan. Ganun lang kadali. Ganun lang kadali maglagay ng built-in bipod. So, ayan siya. Bayo natin. Yung. Ayan ang ating built-in bipod. Napaka-stable. Sana nagustuhan niyo, guys. Ating built-in bipod. Ayan siya. So, ayan siya pag nakatutok. Kahit nakatutok siya, pwede pa rin siya. Hindi siya matutumba. Kahit may scope yan, hindi basta-basta matutumba. Pwede mo rin itupin ang pabalik tayo. Okay ba? So, ayan siya. Ating built-in bipod. Salamat. Pag nagustuhan nyo yung video ko, paano naman, subscribe. At saka panoorin nyo na rin yung iba kong ano, videos. At saka pa-share na rin ng ating channel. Salamat. Salamat po.